guys, magandang gabi sa atin lahat. Pipirpira ko ngayon ng anong panghanda namin sa bagong taon. Ngayon, time check muna tayo. 6:35 ng gabi dito sa Barcelona. So guys, so, gagawa ko ng escabeche. Yan. Prepare ko muna yung isda. Tapos ito yung gulay namin. Yan yung panglaho ko. Tapos yan, sibuyas, si bawang. Ito naman guys, pang ano ko ito, pang halo ko ito sa paella. Mamaya susunod ko na yung paella. Kaprepare na yan yung ano. Dalawang gagawin ko na paella. Paella ni carne, con verdura, paella marisco. Un hipon ni sipia, tapos almijas, mejillones, tahong kung sa Pilipinas, tahong. Pwede natin ang ketchup. Tapos isang takal na isang takit na ano pinato para magpanglaban yung kamit at saka yung para medyo tostado talaga siya. Ayan.
guys, malapit na. Nalalasahan na. Malapit na sa tama lang yun. Yung asin na. Pero pag sinanay yung nagluluto ko nito ng ano, ng escabeche, yung sarsado, maglalagay lagi sinanay ng asukal. Pero kung ketchup naman ang gamit, bastante na saan, sa tamis yun. Okay guys, okay na yung isda. Pwede na yan, pwede na. Pwede na, pwede na. Tapos ito naman, 5 minutos, luto na rin ito. Okay guys, ilalagay sa natin yung harina para medyo lumaki kasi. Yan guys, hahuhuli ko na yung ano. Dito natin lalagay yung isda. Tapos okay na guys yung ano yung salsa niya. Guys, patayin mo muna, patayin mo natin yung apoy. Tapos ngayon guys, lagay mo natin yung salsa. So ito na guys yung ano, yung escabeche. Yan. Simple lang yan guys, pero may lasa naman. Sarap sa pag maraming gulay din. Yan guys, hindi na makita yung isda. Yan siguro kita pa naman yung siguro yung isda. Yan guys. Ngayon guys, susunod ko naman ngayon yung paella. Guys, Merry Christmas and Happy New Year. Sana masagana ang darating natin na bagong taon. Ingat tayo palagi. Yup, naka-one down na ako na niloto. Guys, ito yung gagawin ko ngayon guys. Ano? Yung paella de carne. Paella de carne. Ano sa yung, ano na yan, kung tawagin dito, arroz bomba yan eh. Yung ano siya, yung bilog siya, hindi siya yung haba. Tapos itong ano, itong karne, niluto ko na kanina. Kasi mas maganda rin yung medyo malambot yung karne nito eh. Hindi mo sasabay sa ano mismo.
yung pagsangkot siya ng bigas tsaka yung karne. Mas maganda yung lulutuin mo na agad para madali lang siya maluto. Pero guys, talaga ang ano, paggawa talaga ng paella guys, maraming klase. Kasi yung iba, naka-prepare na yung kanin, naka-half cook lang siya. Pero ako, yung kanin ko talagang crudo, ano pa, matigas pa, crudo pa kung tawag dito. Sa ako ngayong isasangkot siya. Pero unahin ko muna yung ano, yung ito yung nagawa ako ng ano. Aho pere lang yung ano nito. Ito, asite. Asite at saka aho, tapos perhel. Yung dahon na, inano ko na, giniling ko na siya. Yung tinor mix ko na. Kaya yun ang gagamitin ko. See guys, gagawa na ako ng ano ng paella. Paella di carne. Con verdura. Yan guys. Para mamaya guys, pag alas 12, hindi kakain na lang kami. Hindi na ako magluluto. Tapos na ako magluluto. Tapos ngayon guys, salugin ko lang ito. Itong aho perhel pa. Yan yan. Tapos lalagyan ko na. Yan guys, papakita ko sa inyo yung aho curry na sinasap. Yan, ganyan ang kulay niyan. Green siya, green. Yan. May halo na niya na bawang at saka ano, asite, tapos yung perhel na green leaf. Ginawa ko yan nung nakarang araw-araw ko pa ginawa yan guys. Yan. Ngayon guys, lalagay ko na yung karne. Lalagay ko na yung karne. Yan guys, ito. Yan. Isubusin ko na ito. Sarap din pag maraming salsa. Ngayon guys, lalagas ko na yung bigas. Yan. Dito guys, hindi ko na ito iurno. Dito ko na mismo salulutuin sa ano. Kasi ang iba, pag nagagawa ng paella, kasi kami doon sa dagat nung dati, nilalagay ko sa urno kasi madami lagi yung niluluto ko lagi. Kaya nagagawa ko yung sa kutsara kasi. Yan guys, ito. Maliit naman ang kutsara ito. Hindi naman yung mga ito. Eh, sabang sinasangkot siya natin, mamaya natin lagyan ng kaldo. May kaldo na rin ako, pero ready-made na siya yung ano.
kaldo ko pala guys galing sa ayuda. Guys, ganito lang muna pa. Ganyan guys, ha. Ganyan yan. Tapos mamaya lalagyan ko na ng kaldo pag medyo matustado na yung bigas. Para ano. Yan. Ito pa ilalikarne lang ito. Verdura lang. Tapos, ang ginawa kong ano, ginawa kong marka, carne di cerdo, tapos pimento rojo, pimento verde, yung green pepper, saka red pepper, tapos yan, itong judias verde. Yun lang, simple lang itong ano, itong paella na ito. Hindi gaano itong marami na ano, marami na ingredient. Lagyan natin ng konting yan, ang palasa. Yan. Yan guys, medyo natutuyo na siya. Kasi pag medyo natutuyo na siya, maganda yung ano, na, yung bigas niya na ano, nasasangkot sa mismo na ano, na yung parang napipray po ba. Pag naka-uwi ako sa Pilipinas, magluluto ako ng paella ko doon sa ano. Doon sa amin. Pag-uwi ko ng summer. Sana maging okay ng panahon para makapag-vacation na muna kami. Halo-haloin lang guys, para hindi siya mag hindi siya masunog, hindi siya magtutong. Ang paella kasi guys, makawaray. Ano siya yung talagang medyo matagal sa lutuin pag halimbawa na krudo talaga, matigas talaga ang bigas. Kaso ang iba, ano na yan, yung naka-ready made yan, hinahapcook lang nila. Kasi may na pag-istrahan ako dati, niluluto na namin ng half-cook. Yung bigas nasa gitna na lang ang hilaw para kinabukasan pag may nagpeder ng paella may initin na lang pati yung kaldo nakaprepare na rin. Ganun yung trabaho sa dagat dati. Ito guys yung sinasabi kong ano, sinasabi kong kaldo na ano, na ready made na galing to sa ayuda. Galing to sa ayuda guys itong ano, itong kaldo ito. Yan. Yan, nilalagay ko na siya guys. Yan. Mapula na siya, mapula. Ang galaguto ko ng bigas. Ang ganda na yan. Yan, yan, nilalagay ko na yung kaldo. Ano lang natin yung ilalim kasi na sa nadikit siya. Kasi hindi mo kasi nahalo sa ilalim yan, yun ang mas susunog yan. Kaya kailangan maano mo sa ilalim. Santay lang natin sa kumulo. Adjust natin yung apoy ng konti.
Yan, okay na yan, guys. Maano na yan, maluluto na. Tignan natin sa kumulo, guys. Tignan natin sa kumulo, guys. Pagkatapos yan, isunod natin yung paella de marisco. Papakita ko sa inyo, guys, mamaya yung ano, yung ingredient naman, yung panghalo. Yan. Yan, guys, nakulo na siya. Nakulo na siya. So nga lang, halo-halo natin sa lalim kasi mag-ano sa masusunog siya. So yung guys, nakulo na siya. Tapos ang tinitinas ang naluloto. Isang pwede talaga, pas lalo pag maramihan, ano siya yung, medyo matagal talaga, siya nasa 40 minutes sa pagluluto niya. Pero ang ibang ginagawa na, hinahapok na talaga ang bigas para 15 minutes na lang, sasabi na 15 minutes, yun. Maluluto na yun. Pero kung krudo talaga ang kanin, matagal siya nasa 30 hanggang 40 minutes siya maluluto. Ginawa ko yan 15 minutes na nakalagay. Yan. 15 minutes na nakasalang siya. Ito yung gamit kong kaldo na. Galing sa ayuda yan. Yan. Gallina blanca, caldo casera de pollo. Galing sa ayuda yan, guys. Subusin natin itong caldo na ano. Ito guys, 1 litro ito. 1 litro itong ano. Na caldo siya. Guys, dapat yan yung lulutuin ko sana, mixta, paella mixta. Yung halo sa ng baboy at saka manok. Ay kaso ayaw ni commander na ano. Ayaw ni commander, mixta, ayaw niya kumain daw muna ng manok. Kasi babagong taon daw. Kaya baboy lang yung ginawa ko. Yan yun. Guys, masarap din yung arroz caldoso din. Ang bugabante kung yung ano, malaking bugabante. Tapos gambas, ganyan. Shrimp. Masarap din yun. Pag sinabing arroz caldoso, guys, ano yun, may sabaw yun. May sabaw. Mas maraming sabaw kasi sa kanin. Kaya naka-lutang yun. City minutos, okay na to, luto na ito. Yan, may order kami guys. Kasi hindi ko na inutlo dahil pang sarili lang naman. Luto ko lang sa kanan yan. Tapos yan, 10 minutos, okay na yan, luto na yan. Paigahin na lang natin ng konti. So, mas maganda rin yung paiga rin na may kunting sabaw-sabaw na. Na, luluto na. Nasa 40 minutos guys sana bago maluto siya. Ayun guys, lalagyan natin ng aluminum foil para ano, para hindi ganong lumabig dahil mamaya pa namin kakainin eh. Kaya ko lang niluto siya ng maaga-agad para alas 12 o alas 11:30 kung sino lang gustong kumain, kakain na. Katakpan lang natin ang aluminum foil. Yan. Yan. Okay na yan guys, luto na yan. Yum yum, sabi pa ni Bibi. Yum yum.
Apol, mera. Apol. Cuy, lalagyan ko lang ng aloe vera. Tago lang. Orange. Ayaw ka sa mga. Mga. Guys, pag ano, pag take out, ganyan ang ginagawa namin sa restaurant. Nalagyan namin ng anong point, tapos yung bag, yung ano, yung pangalan, basta yung pangalan mo sa restaurant mo na ano, yan, okay na yan guys. Nakatudaw na ako, isa na lang, paella de maris ko na lang gagawin ko guys, yan. Ang bullying kita, yan na. Kuya Onil! Thumbs up muna, Kuya Onil! Kuya Onil! Oh, sabi. Sabi mo, Happy New Year! Sa lahat. Apol, mira! Apol! Apol, mira! Oh, mira! Ah, naglalaro sila magkuya yan. Uy, galing ah! Oh, Kuya Onil, oh! Kuya Onil! Oh, ikaw naman, ikaw naman. Oh, ganyan, ganyan. Mira. Ula! Hello! May bangas ang ilong. Lalaro sila, galaro. Susulat ka. Drawing yung isa ko. So, avion, aeroplano. Hey guys, mamaya na lang ulit. Guys, ito pala yung ano, yung... ano ko yung i-graduate ko sa ano sa paella maris ko. So guys, sepia yan guys. Sepia yung calamari sa atin na malalaki. Hiniwaiba ko ng kudrado. Tapos almihas. Almihas ang tawag nito dito sa ano, Barcelona. Sa amin naman ito, kalimutan ko ng tawag ito, parang sihi yato sa amin eh. So, ano. Tapos yan naman, yung milyonis na yan. Yung tahong, niloto ko na yan guys. Kasi yung kaldo niyan, yung kaldo, gagamitin ko sa pang ano sa... Mas masarap yan dahil yung kaldo mismo ng ano ng milyones. Ano yan guys, yung maalat na siya. Hindi naman ganong kaalat. Ano, pero masarap talaga siya. Basta yun ang isaba mo sa ano. Isaba mo sa paella. Ayun guys, sasagot siya na. Unahin ko yung outer hem. Tapos yung marka. Guys, magtitira ako kasi magluluto ako dating tulog bukas sa mga kapatid ko rin sa akin. Kaya ako ng may punting marka. Ito pala, hipon pala, hipon yan. Siril. Yan. Lalagay lang ito kahit mga 10 o 15 piraso. Tapos naman, yung tahong naman, lalagay lang din ako ng mga 10 o 15 piraso lang din. Kasi yung mga anak ko, hindi na kain ng paella de maris ko. Pati yung hipag ko. Hindi na kain. Kaya nakapagluto na ako ng paella carne. Sakot siya lang guys lang. Ano ko? Guys, lagyan natin yung kanin. Ganun pa rin yung kanin natin na gagamitin. Aros bumbang pa rin yung kanin dito.
siya, guys. Okay na. Gusto natin kutsara kasi. Saluin na natin. Nasa 40 minutos din ito. 35 o 40 minutos. Ganun pa rin yung gamit natin yung kaldo pa rin. Yung galing pa rin sa ayuda. Ganun pa rin yan. Puyo pa rin. Gallina blanca. Lagyan lang natin ang kaldo dito. Ang palasa. Bukas, bukas kasi guys, mga kawaray, pupunta kami sa kapatid ko. Doon sa kabila. Pero malapit lang din dito. Sa Plaza Espanya naman sila. Pinapunta ka. Pumunta ka sila dito nung Pasko, nung 25. Kaya kami naman ang pupunta doon sa uno ng hapon naman kami pupunta doon. Doon na kami maghahaponan. Doon na kami magdi-dinner. Ayun guys, lagay na natin itong almihas. Guys, itong almihas, kaya krudo pa sana yung nilalagay dito. Kasi madali lang naman sila maluto eh. Madali lang bumuka yan. Yan, haluin lang natin yung haluin. Yan. Ang last natin na ilalagay, mejillones at saka yung gambas. Pinaka last, gambas. Tulad ko kayo sabi ko kanina, hindi ko na ito yung urno. Dito ko lang tulad ito rin sa puwigo. I-adjust lang natin ang konti yung ano. Itloho lang natin. Because pag medyo nangitiman ng konti yung ano, yung bigas niya, lagyan natin ng kaldo. Focus ko. Yan. Focus ko sa iyo. Tapos ngayon, lalagyan natin ang kaldo, guys. Guys, parang tansyado nyo yung ano, yung pagluluto nyo ng paella. Ito sa ano, ito sa marisco. Pag ganito, pag ganitong lagayan, matatansya mo yan. Pero doon sa isa, para kasi sa arroz caldoso yun eh. Ang paglalagay ko kasi ng tubig guys, mamaya, yung sender ko sa inyo. What? Kasi ng tubig guys, para tansyado mo ang luto talaga. Hanggang dito. Yan, hanggang dito yan. Dito sa ibaba mismo na ito, yung hawakan na yan. Yan din ang turo sa akin noon ng ano, ng naging hippie ko dati. Tatlong taon na, pero namatay na rin yun. Dahil sobrang taba nga. Yan guys, yan. Yan.
yan lagi yung sabi sa akin nung hippie ko dati nun, yung namatay. Hanggang dito lagi yung ano, yung tubig. Diyan sa ano yan, yung bilog na yan guys, kung makikita yung bilog na yan yan. Yung nasa kutsara ko. Hanggang dyan lagi yung ano, yung tubig. May analong ano guys. Pakukuloyin lang ulit natin bago natin ilagay yung tahong. Tapos yung hipon. Tapos, yesta. Tapos na yun, luto na yan. Yan guys, nakulo na. Yan, ilalagay ko. Yan. Tapos kukuhan na ako dito sa pamulutan yung iba niya. Pamulutan ng tahong. Tapos yan, hipon. Ito, sasangkot sa kulo nito ng ano ng ano lang, aho lang yung aho, pero yun lang ilalagay ko. Ayan. Ano, sasangkot sa ko lang ng 5 minutes. Okay na yan, luto na. Ayan. Malapit na yan guys, malapit na. Yun lang yan. 10 minutes, okay na yan. Guys, malapit na maluto. Ilalagay natin ngayon yung tahong at saka yung hipon. Guys, madali lang ito lutuin itong paella. Pakompleto ka lang ng ano, ng panghalo. Hindi pa ako ito nakapag-try sa ano eh, nung sa pag nagbabakasyon kami. Kaya pag nagbakasyon kami, pag okay ng panahon, magluluto ako nito. Pag natuyo, pag kunti ng kaldo ang sabaw, lalagyan natin ang hipon at saka tahong. Last na lang dalawang yan na ilalagay natin. At mamaya titikman na lang natin. Titikman na lang natin kung okay na ang lasa. Nagkaharutan o yun. Dalawa o. Ako nang hinahanap ng binata kong ito eh. Baka yung nawawala yung hinahanap niya. So guys, mamaya na lang ulit guys. Nagpakarga na. Magiging kusinero na yata ito eh. Lagi niya, paano? Yum yum. Guys, tumahilig din ito magano eh. Lagi siyang nagano ng kutsara eh. O, yung ano, yung sandok. Ngayon guys, nalagay na natin yung tahong. Lakas na ako. Ito na. Uy! Saka mo ka ba? Saan naggagawa ba ito? Tunnel! Ini. Ini. Eh. Kumpul. Ini.
Siya na guys yan. Ganyan ang paella guys yan. Di na nakita yung alwehas nasa ilalim. Yan, antayin lang natin guys na ano maluto siya naman. Yan. Guys yan, sobra na yan. Yan, pamulutan na namin yan. Yan. Yan guys. Tapos mamaya-maya, kakain na kami. Time check muna tayo guys. Alas 8:12 ng gabi. Kaya nag-umpisa akong nagluto. 6:45. Yan, okay na yan. Yan. Okay na. Sige guys, kain tayo. Happy New Year sa lahat guys. Please subscribe and click the button para click the bell para updated kayo sa susunod ko pa na mga video. Maraming salamat. Happy New Year sa atin lahat. Ingat lagi tayo.